What's up, guys? Guys na rin eh. So, ito na siguro yung last na vlog namin dito sa Manila. Kasi, nandito kami ngayon sa Luneta. At meron na nga palang Rizal Park Visitors Center dito. Dito, makakabili ka rin. Yung mga katulad ng mga mabibili mo rin sa mga shops sa loob ng mall. And besides, nung panahon pa ng Wow Philippines sa Intramuros, ganito rin ang ginagawa namin. So, meron kaming booth. Nire-represent ko ay booth ng kapatid ko sa Bulacan at sa Bayaw ko na Minasa Nipe. So, Minasa is at saka Barquillos. Yun yung mga binibenta namin. Pero, since wala ng Wow Philippines sa Intramuros, ang ganda na at nagkaroon tayo ng Manila Canvas, which is nandito yung center for yung mga shop ng mga local products from different provinces here in the Philippines. So may coffee shop sila sa loob and they also have been serving food. Pero hindi na ako pumasok because it's already 6 o'clock at kumakalam na talaga ang sikmura ko. At dahil eto nga si Daniela. Ayan. Lumabas muna kami dahil bukas ay pupunta kami sa ospital. At dahil marami tayong mga inaasikasang mga papeles at saka mga dapat na iprepara para sa ating paglisan dito sa Maynila. For the meantime lang naman, hindi naman tayo magsasabi na for life na tayo. Habang may buhay, may pag-asa. So, ito yung biyahe namin ni Daniela dito sa Luneta. At tara, let's punta tayo. Actually, before ng bagyong Karina, ay narito kami at yan, hindi na ako nakapag-vlog. Marami dito mga stall ng Department of Tourism. At nasabi na nga ni Ate Guard na during the Karina typhoon storm, ay nandito pa rin naman sila at nandun sila sa Manila Visitor sa Rizal Park Visitor Center nag-stay. Halos sa dami ng mga puno dito ay mahangin nung panahon ni Karina at hindi naman, medyo binahan ng araw pala dito sa areyang to. Medyo mababa kasi at saka sa labas, syempre yung drainage sa labas hindi mo mapipigilan dahil sa kabila nito ay ang Luneta yung Ocean Park. At ito na nga yung Philippine Eats Experience na stall ng mga tiga DOT, Department of Tourism. Nag-start sila dito Thursday, Friday, Saturday hanggang Sunday. Kaya maraming tao. At ngayon pa nga pala ay Wednesday lang. So, oh my gosh! You mean to say it's only Wednesday? Akala ko Friday na tomorrow. Oh my God. Anyways, since nandito na nga kami, dito kami kumain ni Daniela noon at dahil sa overnight yun, nandun sa vlog kong isa na lumayas kami na ni Daniela sa bahay na yun. Nagpunta kami sa Dolomite, nag-overnight kami doon at dahil nga tomorrow is Thursday, nagkamali pala ako. Akala ko Friday na tomorrow kaya medyo ngarag na ang lola niya. May ice cream pala dito. Yan, ang dirty ice cream na tinatawag dito sa Pilipinas. At dahil masarap ang panahon, dahil wala namang ulan, kung kaya, mamamasyal muna tayo dito at magpahangin tayo dahil ito na yung pagkakataon nating maipasyal ang ating sarili at si Daniela dahil marami rin namang mga pusa dito. Actually, si Daniela, nung araw na pumunta kami dito ng Sunday, nag-aulan-ulan noon at saka pinilit niyang tumaluntalo sa mga puno na yan. Eh, syempre, limitado yung kanyang tali. Dahil, ayan, ang mga cats dito. Meron nga rin palang sinasabi sa akin isang kaibigan ko, hello, Muning, kung pwede nga lang, bako kayo madala para may kasama na si Daniela. But of course, territorial yan eh, yung mga pusa. O katulad niyan, hindi siya pwedeng makihalubili dyan dahil aawayan siya ng mga pusa dito. Daniela,
say hello. Ayan, tago-tago lang siya at baka siya ay mapagalitan, maaway. Pero alam niyo ba yung mga pusa na yan? Yung iba niyan ay may mga lahi. Yung iba niyan ay katulad ng nabanggit nga ni Kuya Boy. Kuya Boy ba yon? Yung isa sa tao dito. Ah, ito pala ang Noli Metanghere Garden. Ayan. Noli Metanghere Garden. Mahaba ito at dahil yun ang luneta monument ni Rizal, ni Jose Rizal. Ayan o. Nakikita nyo ba? Ayan. Ayan ang monumento. Natatakipan lamang ng saan na ba? Yung maraming bandera ng ating watawat ng Pilipinas. At yun ay facing Quirino Grandstand. Maganda ang area ito dahil nung pagkatas ng pandemic ay binukas ito. Ito lang ang park dito sa Maynila na napakasarap. Imagine mo, since 1960s pa yata, 63 ako pinanganak, kaya noong mga panahong yun, kami nagpupunta na rito. Wherein, which during that time, wala namang gaanong mga puno kaming napapansin, kundi mga cut grass lang, mga carabao grass, kasi very grassy yung area dito dati. Wala, maliit na pala. Ayan! So, right now, walang gaanong mga grass dito. At, itong area yung nilalakaran natin ay area going to the Monument of Jose Rizal. At dito maraming mga upuan. Yung sinasabi nga nila yung tagpuan. Tagpuan. Yung mga tagpuan sa hapon. At dito rin na, dun sa may kabilang area, dun yung ano, yung fountain. Dito sa area ang to, pwede kang kumain. Kaya nga, during the summertime, mas marami pumunta dito dahil hapon na. Sa hapon, dito nagpapahinga, nagpaparaos ng sama ng loob sa init. Dito lang kasi malamig. Kaya tingnan natin, mag-stay muna kami dito dahil nakabili nga pala kami ng kanin at ulam na, ano ba yan? Nag-start na yung ano, fountain? 6 o'clock na nga pala ngayon kaya, ayan na, area na si fountain. Mag-ibang kulay yan mamaya. And this is our last vlog for in Manila as of this time. We still don't know when when yung balik namin. But right now, gamitin natin ang panahong ito para maipakita naman natin ang magandang tanawin ng Jose Rizal Park or Luneta. Meron dito nga pala mga pagkain, no? Tingnan nyo. Ayan, maliwanag din eh. Ayun, meron na sila mga bulak, tusok-tusok, bola-bola, itlog, tapos yung mga mangga. Of course, lifetime na yata ang mangga, whether or not maaaraw ay tag-ulan or tag-araw, ay meron talagang mangga. Ayan, ang ganda ng watawat oh, ng mga watawat. Ang ganda-ganda tingnan. Lalo na very, ano, very eerie. Eerie ang mahangin. Very windy. Sa ano ba? Talaga namang windy. At yung hangin na yan ay nanggagaling mula sa beyond the, ano pala? Beyond yung, ano, yung, ay at the back of Quirino Grandstand. Ayun. Tawid natin dyan. Yan, Quirino Grandstand na yan. Nandun yung Carabao. Yun yung famous landmark which is the Carabao. And because sa kabila niyaan ay ang Ocean Park at ang dagat. Tapos sa banda ron ay ang Manila Hotel at saka yung Port of Mapier. Ayan. Port area. Yan, ng Maynila. And on the other side na yan, papunta na yan sa Dolomite. Doon. Hindi na tayo pupunta doon ngayon dahil 6 o'clock na at sarado na ang Dolomite. And because it's Thursday pala, nagsasara pala sila for ano for cleaning time. Kaya dito na muna tayo at magpahangin. Akala ko Friday na tomorrow. Nangarag ang lola mo, may time pa pala ako. So, we have a lot of time kasi yung travel pass ko ay kailangan ko within 3 days ay makaalis ako.
with for ano, Daniela. Yun pala ang latest kong ano balita sa inyo, updating. So there are ports or areas in the Philippines that they require for travel pass for the animals, whether pusa, aso, or some other kind of animals, livestock. So because of the ASF, ano ba yun? Animal swine fever, which has been occurring because of the weather, the stormy weather. As of this time, ano, parang ang Batangas area is ano, is having that ASF, and every port they require for quarantine or travel pass. So kung tatawid dagat ka, kailangan mo ng travel pass dahil kailangan sa quarantine. So if mag eroplano ka, ganun pa rin, mas required nila talaga ang travel pass for the cats and dogs. And since nabanggit na nga sa atin ang ating mabait na kapitbahay na si Dr. Kim na taga-quarantine ng mga tao pala, hindi ng mga hayop. Pero nabanggit na rin nga niya sa akin, nagkakwentuhan kami kanina, which is who is also a cat lover, na nagpapakain rin siya sa mga street cats na sa area namin. That as of this time, parang napansin niya na wala na halos ang mga cats, mga stray cats sa kapaligiran namin. And because she was she had not been in the area for 3 months because of her work as a doctor, nagulat siya na walang mga stray cats. Sabi ko nga, doktora, kasi si doktora normally ay talagang pag nandyan ay talagang nagpapakain, at may mga tao rin naman sa bahay na nagpapakain ng mga stray cats. Nagulat siya na wala na yung ibang stray cats. Of course, it's because mayroon daw kumukuha na namang mga sa mga pusa, at doon ay pinapalamon sa kanyang alagang asawa. Ano naman po, panawagan naman po para sa mga cat lovers, pwede po ba namang ipanawagan nyo sa area ng Don Quixote, Sampaloc, sa areyang yan, meron tayo mga medical schools. Alam mo na kung ano mga medical schools dyan. Normally, yung iba, hinuhuli nila para ibenta doon sa mga veterinary students na pinag-aaralan rin naman ng mga pusa, na nakakaawa. Parang magkaroon naman tayo ng call of conscience natin, na pangalagaan natin ang kapaligiran, especially the animals, the stray dogs and cats, na dapat naman may mga animal protectors rin at magkaroon ng conscience or concern ang bawat isa sa atin. Yung mga cat, ang mga street cats na yan, nangangalaga yan sa ating kapaligiran. Wala na halos mga daga sa kalye. And because of the fast food at saka malapit kami sa trabaho market, kung kaya't importante pa rin na pangalagaan natin ang mga stray cats. Doon nga pala ay ang Chinese garden, at sa kabila pa rin ng fountain ay ang Japanese garden. During my other vlogs before, during summer, I had been covering on the Chinese garden.